May mga drivers na ang preferred nilang i-drive ay yung tipong maliit na sasakyan lang. Lalong na kung isa o dalawa lang naman silang sasakay dito. Yung tipong madali daw isingit-singit, tipid sa gas, at syempre madaling hanapan ng parking. Yung tipong pang-service, pang-palengke, or groceries, at pang-everyday car. Kaya marami yung nabighani sa car-review topic natin ngayon. Kasi on paper talagang natik niya lahat ng boxes when it comes to pagiging maliit, tipid sa gas, at madaling i-drive. Kitang-kita natin yung patunay dahil ang dami rin natin nakikitang gayetong uri ng unit sa ating mga kalsada. Ito yung Mitsubishi Mirage 2014 GLS. Kaya-kaya nitong mag-live up sa mga expectations sa kanya? Kung naghahanap ka ng maliit na hatchback, ito na ba yung para sa'yo? Worth it pa rin ba ito ngayon 2021? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat mga car talks, napansin ko, majority ng mga viewers natin ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Kaya kung nagugustuhan mo yung mga car-related contents natin, ini-invite kita na mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang car-related content sa future. Tara, pag-usapan natin yung Mitsubishi Mirage na ito. Let's roll! Ngayon, pag-usapan natin yung kanyang engine, mga car talks. Ito yung nagpapaangat sa kanya sa kanyang competition. Bakit? Kasi yung Toyota Wigo na kanyang kakompetensya, yung kanyang Suzuki Espresso na kalaban din niya, makikita natin, parehas yun, 1.0 liter yung kanilang engine. Yung Espresso nga, 0.8 lang eh, talagang maliit. Pero ito, powered dito ng 1.2 liter, 3-cylinder gasoline engine, mga car talks, na may MIVEC technology. So, yung 0.2 liter na difference na yon, okay yun, ano, malaking difference na yon kapag ka dinadrive mo siya sa kanyang performance. At dahil dyan, nagpo-produce ito ng 77 horsepower at 100 newton meters of torque. At paired din ito sa CVT, no, yung kanyang transmission ay CVT, which is nakakatulong para sa kanyang fuel consumption, especially sa stop-and-go traffic dito sa city. Ang kanyang drivetrain ay front-wheel drive, at ang kanyang steering type ay electric power steering. Safety features, meron itong airbag sa front driver at saka sa front passenger. Meron din itong ABS with EBD. Other than that, yun lang, no, yung makikita nating special features sa kanya. Sa harapan niya, mga car talks, hindi talaga siya masyadong binago ng Mitsubishi, no. Yung ever since na itsura ng Mirage, yun din. At yung kanyang ka-counterpart na sedan na version nito, yung Mirage G4, yun na yun din yung itsura niya, no. Para sa akin, para siyang ano, Hyundai Reina na pinaliit ng konti ng Mitsubishi, no. Medyo ganun yung itsura niya para sa akin, na medyo minimalist ng konti yung design niya. Kasi kung titingnan niyo yung grill niya, talaga maliit lang, ano, na vent, which is okay lang. Hindi siya nagmumukhang aggressive, kasi the more na mas malaki yung grill mo, the more na nagmumukhang aggressive yung sasakyan mo, eh, no? Nandiyan din yung Mitsubishi badging niya sa harapan, sa gitna. Kaya kitang-kita mo na Mitsubishi car ito. Headlight, ito yung medyo ka-shape ng Hyundai Reina, pinaliit lang, no? Kanyang ilaw ay H4 na halogen, high and low. Nandiyan na rin yung kanyang signal light at saka yung kanyang park light. At since ito ay GLS variant, mga car talks, makikita mo, no, meron siyang kasama na fog lamps na halogen din, which is come handy kapag ka ikaw ay nagda-drive sa mga foggy weather conditions. So yun lang yung makikita natin dito sa kanyang harapan. Sa gilid niya, mga car talks, makikita mo yung design niya. Parang ano yung shape niya, no? Nagfo-flow aerodynamically, no? Hanggang sa likod. At yung kanyang bintana, makikita mo, talagang pinalaki talaga yung windows ng driver side o ng front side kaysa compared sa passenger side. Yung kanyang door handles, body colored, ano, dahil ito ay GLS variant. Ganun din yung kanyang side mirrors, body colored na rin, power adjustable. Yung kanyang gulong, ito nakakabit sa kanya, size 15 din, ano, na mags. Pinalitan na siya ng alloy rims, na 195/50R15. Pero ang stock niya ay 175/55R15 na alloy rims din. Ang brake system niya sa harapan ay disc brake at sa likod ay drum brake.
At overall, nagsisit ito mga ka-car talk sa around 160 millimeters of ground clearance, which is enough, no? Enough na rin para sa isang mini hatch na kagaya nito. So yun lang sa kanyang side. Yung kanyang rear profile mga ka-car talk, makikita mo talagang popular talaga yung design na ganyan, ano, ng Mitsubishi Mirage. Yan at yan din, wala yung pinagbago, kahit yung second to the latest generation ng Mirage, yan pa rin yung likod niya. Ang maganda sa kanya, pinuno siya ng features ng Mitsubishi. Given na mini hatch ito, pero marami kang makukuhang features para sa binayaran mo. Unang-una dyan sa taas, no, meron siyang rear spoilers na nagpapapogi para sa GLS variant. Meron din siyang LED na third brake lights, meron siyang rear defogger sa kanyang rear windshield, at meron din siyang rear wipers. Kaya pag umuulan, hindi ka talaga mahihirapan dito imaneho, no? Imaneuver siya mga car talks. Sa bandang gitna yung kanyang bukasan ng trunk nandyan. At ang nagustuhan ko sa kanya, masyadong tama lang yung pwesto niya, hindi siya sobrang baba. Yung iba kasi like yung Wigo, kailangan mo pang yumuko para maiangat ito. Pero ito, sapat na sapat lang yung distance niya para madali mo siyang maiangat. Yung kanyang taillight mga car talks, typical common shape ng Mitsubishi Mirage. Ang maganda sa kanya, yung kulay niya talaga identifiable siya, red yung brake lights at saka tail lights, signal light niya dilaw at saka puti yung kanyang reverse light. So madali mong ma-identify kung anong ilaw yan. Ganun din yung kanyang bumpers, okay din yung kanyang cut, ano, balance yung kanyang design. Yung nakikita niyong reverse camera dyan at saka parking sensors, pinakabit na lang yan ng owner. Pag binuksan mo yung trunk niya mga car talks, bubungad sa'yo yung sapat na dami ng space. Hindi naman sobrang laki ng space, ano? Pero para sa isang mini hatch, I think sapat na ito. Napo-fold yung kanyang second row seat, at pag pinold mo yan mga car talks, that will give you around 235 liters ng trunk space. Which is malaking na, no? Enough na enough kung kayo'y dalawang tao lang naman or tatlo para magkapag road trip. So yun lang sa kanyang likod mga car talks. Dito sa first row niya mga car talks, mapapansin mo agad, no, yung field of view niya, kita mo agad, no? Walang blind spot, eh, dali niyang tansyahin kasi, which is talagang okay lang dahil mini hatch naman ito, maliit na sasakyan lang siya. Dashboard niya, polyurethane plastic na may airbags din sa passenger side. Glove compartment, malaki, no? May mga gamit. At maganda sa kanya, meron dagdag dito na storage, ano? Na pwede mong paglagyan ng mga cellphone o iba pa mga bagay na flat. Pwede mo dyan ilagay. Sa gitna, nandyan yung kanyang aircon vents na dalawa. Sa bandang baba niya, nandyan yung infotainment system niya. Na kompleto ito mga car talks, no? Touchscreen na around 6 inches. Merong navigation, Bluetooth, FM, AM, auxiliary. Meron ding CD, no? Port, CD player. O para sa mga titos of Manila. Sa bandang baba niyan, makikita mo yung kanyang automatic climate control, which is hindi ito common sa mga ganitong sasakyan nung time na to mga car talks, ha. Tandaan nyo, 2014 model ito. At naisip na ng Mitsubishi na medyo i-future proof na ng konti sa pamamagitan ng paglalagay ng automatic climate control. I think hindi lahat ng ganitong klase ng mini hatch meron yan. At ito, isa ito sa mga nakita ko na meron ganito 7 years ago. Sa bandang baba, meron mga compartment konti dyan, no? Nandyan na rin yung kanyang USB port at saka yung auxiliary cable in. Meron siyang dalawang cup holder na maliit na I think regular size na drinks lang ng McDonald's or Jollibee ang pwede dyan. Nandito yung kanyang shifter. At dito mga car talks, itong armrest na to, ano to, ha? Hindi to kasama sa stock. Ano lang to, third party, pinakabit lang. Ano lang talaga yan, meron lang siya dyang cup holder na isa. Sa manibela niya mga car talks, 3-spoke, ano, ang kanyang manibela, sa gitna busina, sa kaliwa merong audio controls. At ito maganda sa kanya, no, medyo nakakapeke siya, bakit? Meron siyang parang fake stitches dito, yan kung nakikita nyo. Kaya akalain mo unang tingin, uy, leather. Pero ang totoo, hindi siya leather, no, siyang polyurethane ang kanyang manibela. Pero okay lang, no, madulas, given na 7 years old na ito, okay pa din naman yung grip niya, hawakan. Sa kabandang kaliwang side, nandyan yung kanyang push start button, which is common sa Mitsubishi na nilalagay nila sa
kaliwang side, hindi sa typical kanan na side. Sa bandang gitna ng kanyang panel gauge, makikita mo yung bilog sa gitna na malaki ang kanyang speedometer. Sa bandang baba niyan, may digital na trip computer. Nandiyan na rin yung kanyang fuel gauge. Sa kaliwa, nandun yung kanyang tachometer. Ano yung nawawala sa kanyang mga car talks? Wala siyang engine temperature gauge. Kaya medyo manguhula ka talaga rito kung mag-overheat ka. Pero okay lang naman, no? Magbibigay naman ito ng warning, no? Kung mag-overheat ka na. So yun lang napansin natin sa harapan niya. Punta naman tayo sa ibang side niya, mga car talks. Dito sa second row niya, mga car talks, surprisingly, para sa akin na, kung i-manage natin yung expectations natin, parang ano siya, roomy pa siya kumpara sa ibang mga mini hatch, ano. Kasi kung titignan niya itong driving position ko, naka-adjust tong driver seat sa driving position ko na 5'6". Makikita mo yung leg room ko, okay pa, oh. Nakagalaw pa naman yung legs ko, pwede ko pa naman i-extend doon. Yung tuhod ko, yan, may konti pa. Sa headroom, yan, headroom, meron pa tayong konti dito, no. At ang napansin ko sa kanya dito sa likod, yung spacing niya, mga car talks, talagang ano, hindi ka talaga pwede magsakay dito ng tatlong adults. Pangdalawahan lang talaga siya para komportable. Kung magtatatlo ka dito, kailangan maliliit or mga bata ang isasakay mo. Pero yun lang, kung hindi ka naman maraming magsakay, okay siya, no? Okay din yung viewing window mo, sapat din naman. At yun lang, no? Yun lang yung makikita natin dito sa second row. Okay, so driving this Mitsubishi Mirage 2014 GNS variant, mga car talks. Engine response, yan. Okay naman, ano, nag-pick up naman siya. Pero kailangan mo lang i-din ng konti. Bakit? Kasi yung throttle niya, kailangan umpaabutin mo around 2,200 RPM bago kumagat yung kanyang torque. So, dun mo nararamdaman yung kanyang torque. So, once na i-din mo ng konti, mabilis siyang mag-pick up ng speed. Engine, surprisingly responsive siya, no, mga car talks. Okay siya, para sa akin, more than enough yung 1.2 liter na engine nito when it comes to power to weight ratio. At yung engine noise, manageable, maririnig mo, pero konti lang, manageable pa rin siya. Di naman to the point na talagang maiinis ka sa engine noise. Mag-open ka na ng music, okay naman. Ang medyo nakakainis sa kanya, mga car talks, I don't know kung dahil sa tires na nakakabit o sa gulong na nakakabit sa kanya, pero yung road noise talagang naririnig mo eh. Ewan ko kung naririnig nyo ngayon. Pero ito, naririnig ko talaga siya ngayon. Sa iba, annoying yan. Kung ano, medyo annoying din siya, mga car talks, no? Siguro makakasanayan mo, pero yun yung napansin ko, no? Medyo rinig mo talaga yung engine noise. Lalo na kapag tumatakbo ka na ng around 60 kilometers per hour, rinig mo yung road noise. Suspension, masasabi ko, sa mga mini hatch naman talaga, suspension is not their strong suit talaga. Talaga matagtag siya, mararamdaman mo yung lubak, kagaya nito, yan, oh. Mararamdaman mo naman talaga yung lubak. Dadaan-daan ka lang pag malubak kapag kagaya ito yung klase ng sasakyan mo. Siyempre, hindi naman ito malakos over o kaya mga SUV na talagang napakaganda ng suspension. Ano. Yung transmission niya, nagustuhan ko kasi talagang pinaramdam niya sa'yo na CVT siya. Di mo nararamdaman na nagsishift ng gears, no? Talagang nasiserve yung purpose ng pagiging CVT niya. At nakaka-contribute din sa kanyang fuel consumption. Steering, electric power steering ito, kapag ka ikaw ay nagmamaniobra, magaan siya. Pero kapag ka ganito takbo mo, around 50-60 kilometers per hour pataas, nagsisimula na siyang mag-stiffen. No, titigas na siya para sa safety purpose mo, which is typical sa mga electric power steering, which I like na sa mga ganitong klase ng steering ng mga car talks. Aircon, surprisingly, malamig talaga siya, comfortable dahil sa kanyang auto climate control, no? Kaya equally distributed yung temperature ng air, hindi nakakaano, kailangan mong lakasan yung fan para palamigin, ano. Body rolls, merong body rolls, pero minimal lang. Safe pa rin naman siya dahil nga low naman yung ground clearance niya. Kaya safe pa rin yung ano, safe pa rin siya sa mga body rolls. Fuel consumption, pag-usapan natin. On paper, and on spec, sabi, ito ay nakakakuha ng 27 kilometers per liter sa highway at 21 kilometers per liter sa city driving, no? Pero yun ang super ideal situation yun, mga car talks.
sa mga ganitong real-life driving, depende talaga sa driving style mo, driving habit, at saka engine condition. So, nung sinubukan namin ito sa city driving, binibigyan tayo ito ng around 10 to 12 kilometers per liter kapag heavy yung traffic, at umaakit siya hanggang 15 kilometers per liter kung clear naman, like Sunday afternoon drive. Pero kapag ka sa highway driving ka, kung i-maintain mo yung 80 kilometers per hour to 100 kilometers per hour, makakuha ka rito ng around 22 to 25 kilometers per liter, which is pretty close sa talagang nilagay nila sa paper. Kaya very fuel efficient ito, Cartalks. Lalo na mahal ang gasolina ngayon, kailangan talaga natin ng very fuel efficient na sasakyan na kagaya nito. Braking, yan o, lakas o. Kumakapit naman. ABS with EBD kasi siya. So, naramdaman mo talaga na kumakapit yung brake distribution niya. Field of view, okay din. Ano? Surprisingly, mga Cartalks, talagang una yung na-expect ko dahil 1.2 liters nga ito. Na medyo bitin yung engine niya. Pero, based sa observation ko, talagang ano, worth it na rin. Sulit na rin yung 1.2 liters sa kanya. Mas okay nga eh, actually. Mas nagre-respond. I think nakaka-contribute yun sa fuel consumption niya, mga Cartalks. Kaya tipid siya. So, other than that, yun na yung mga napansin ko when driving this car. No? So, pag-usapan natin yung next part ng video, mga Cartalks. Okay. Since clear naman siya, mga Cartalks, ano? Testing natin yung acceleration niya. No? On natin yung stopwatch. So, kung gano'n siya kabilis, maririt yung optimal speed. So, from zero, no, start natin. Ito na lang ito, mga Cartalks. 40% lang yung tapak ko sa accelerator niya. Yan, 50%. It will take you around 16 seconds para maabot mo yung 60 kilometers per hour, which is okay lang, no, mga Cartalks. CVT naman ito eh. Kaya, at hindi mo naman ito talaga yung pang-re-racing. Kaya ayos lang siya, no, mga Cartalks. So ngayon, pag-usapan naman natin yung pros and cons ng sasakyang ito. May nakita akong 3 pros or advantages at 1 or maybe 2 cons or disadvantages. Pag-usapan natin later kung bakit ganyan. So dito muna tayo sa pros or advantages niya, mga Cartalks. Number 1, superb engine performance. Kung nakasubok na kayo mag-drive ng other small hatch like Toyota Wigo, Suzuki Espresso, or I would say itong Mirage is more than enough ang engine power niya. Yung 1.0 liter is enough na for this car sana. But nag-try si Mitsubishi to upgrade it by adding 200cc more sa engine niya, which pays off naman. Dahil nakita naman natin sa test drive kanina na okay na okay yung engine response and acceleration niya. Number 2, very fuel efficient. 10 to 15 kilometers per liter sa city regardless of traffic condition at 25 kilometers per liter sa highway. Super good iyan, mga Cartalks. Especially ngayon ano, na mahal ang gasolina. Kaya kung hanap mo ay pang everyday car like pang office or kahit pang road trip, tiyak makakatipid ka dito kasi super fuel efficient siya talaga. Number 3, easy to maneuver. Kung ikaw ay first time driver or laging solo mag-drive or madalas mag-drive sa city where sobrang dami ng sasakyan or sobrang traffic, I would say ayos na ayos itong sasakyan na ito. Napakataling magmaneobra, magaan ang steering, madaling iliko, at mag-park, lalo na kung maliliit na lugar yung parking spaces. Siyempre, madaling mag-overtake. So, kung pasok ka sa mga criteria na ito, mga Cartalks, for sure, magugustuhan mo yung sasakyang ito. As always, wala namang perfect na sasakyan, ano? May nakita pa rin akong disadvantage or con nitong sasakyan na ito. Kaya pag-usapan natin yan. Number 1, engine and road noise. Yes, counted ito as con or disadvantage siya, mga Cartalks. Siguro kung 10 to 15 minutes drive lang, okay lang yan eh. Bearable yung road or engine noise niya. But syempre, sa longer drive, maririnig mo talaga siya at darating sa point na magiging annoying ito para sa'yo.
Yung road noise niya kanina, nung around 80 to 100 kilometers per hour yung takbo natin, parang na-override na niya yung music eh. Hindi na enough. So it will not be fixed by just increasing the music volume. Maybe changing or using a good tires with less noise will help, or adding sound deadening sa iyong sasakyan, pwede yon. But engine noise still there, lalo na kung magpapatakbo ka around 100 kilometers per hour and above. Number 2, lack of bottle or cup holders. No, actually, ano na lang to eh, nitpicking na lang talaga itong second, kaya sasabi ko kanina, di ba, maybe 2 yung cons niya. Yung number 1 lang talaga yung nakita kong disadvantage ng sasakyang ito. For me kasi napaka-importante ng cup or bottle holders, lalo na kapag long drives. Siyempre gusto mo may lalagyan ka ng drinks mo like coffee or water. Pero this car has very limited lang na bottle or cup holders. Yung dalawa doon sa may middle is like pang maliit na drinks lang, pang regular drinks lang ano. And then may isa doon sa likod ng center console. So if 2 yung passengers mo doon sa likod, one of them needs to hold the drinks on their hands. Kailangan mag-sacrifice ng isa. But as I said, nitpicking lang talaga ito mga car talks. So ayun na nga mga car talks. Nakita na natin yung performance ng 2014 Mitsubishi Mirage GLS variant. So sa tingin nyo, sapat na ba yung mga pros and cons niya para mag-decide ka to buy or not to buy this car? Let me know your thoughts by commenting down below. Ano? So kung nakatulong sa'yo or kung may natutunan ka sa review natin na ito, please give it a thumbs up and subscribe ka na rin sa ating channel for more car-related contents na gaya nito. So till our next videos mga ka-car talks, always remember, ride safe and enjoy!